Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Mayroon pong kasabihan na nagsasabing sa pamamagitan ng pagpatay mo ng kandilang nakasindi na hawak-hawak ng iyong kapwa, ay hindi ito mapapagningas ng lubusan ang kandilang nakasindi na ikaw ang may hawak. Uulitin ko po, sa pamamagitan ng pagpatay mo ng kandilang nakasindi na hawak-hawak ng iyong kapwa, ay hindi nito mapapagningas ng lubusan ang kandilang nakasindi na hawak mo. Ano po ang ibig sabihin nito? Inggit. Ang atin pong ebanghelyo ngayon ay karugtong ng ebanghelyo noong Sabado. Chapter 8 ng Marcos, verse 1 to 10. At ngayon naman ang ating ebanghelyo ay Marcos chapter 8, verse 11 to 13. Noong Sabado, nakita ng mga Pariseo na napakain ng ating Panginoon ang 4,000 na mga tao, hindi kasama ang mga babae at mga bata, out of 7 loaves at ilang isda. At alam ng mga Pariseo na ang mga tao ay naniniwala na sa ating Panginoon, nakikinig na ang mga tao sa ating Panginoon dahil sa mga kababalaghang ginagawa ng ating Panginoon. At dahil dito'y alam nila na ang mga tao'y lilipat sa Panginoon. Ang mga Pariseo kasi ang kinikilala at the time ng mga tagapagturo at sila'y hinahangaan. Kaya umuusbong ang inggit ng mga Pariseo sa popularity na lalong lumalakas sa ating Panginoon. Kaya gagawa at gagawa ng paraan ang mga Pariseo para masira ang ating Panginoon. At tingnan niyo po sa ating ebanghelyo ngayon, ano ang sabi dito? Para masilo ang ating Panginoon, naghahanap ang mga Pariseo ng tanda. Subalit ano ang sagot ng ating Panginoon? Walang tanda na ibibigay sa inyo. At ano ang ginawa ng ating Panginoon? Iniwan sila, sumakay ng bangka, at nagtungo sa ibayo. Mayroon pong isang writer na nagsabi, ang inggit ang nakakasira sa pagkatao ng isang tao. Mayroong mga pinuno na kahit ang kanilang mga pinaglilingkuran ay kinaiinggitan. At gagawa ng paraan para ang kanyang kinaiinggitan ay masira. Hindi niya alam na ang kanyang ginagawa ay patungo din sa kanya, pagdating ng panahon, siya rin ang masisira. Kaya ang payo sa atin ng ating Panginoon, mahalin ang kapwa. Ibig sabihin, kung ano ang mayroon ka, makontento ka. Huwag mong kainggitan ang iyong kapwa. At kadalasan ang pinanggagalingan ng inggit, pag binibilang mo ang mga pagpapala ng iyong kapwa, you are counting the blessings of your neighbors, na hindi mo napapansin ang mga pagpapala na ipinagkakaloob sa iyo. Doon nagsisimula ang inggit. Sa halip na ikaw ay magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga pagpapalang ipinagkakaloob sa iyo, tinitingnan mo ang iyong kapwa. At doon papasok ang inggit. Marahil ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon ngayon sa ating mga pagbasa, hilingin po natin sa Diyos
na maalis ang inggit sa ating mga sarili. Sa halip ay masiyahan tayo kung ano ang tinatamasa ng ating kapwa at masiyahan din tayo at makontento sa lahat ng mga pagpapalang personal po nating natatanggap, ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Dahil doon lamang magkakaroon ng katugunan ang ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. At doon tayo magkakaroon ng kasiyahan, peace of mind, kakontentuhan sa buhay kung ito'y mangyayari sa bawat isa sa atin. Amen.